Good morning! Quarter to 10, almost kakalis lang ni Daddy. I'm just waiting for my last piece of pancake to finish. I have my cinnamon swirl pancakes again. Si Daddy nagbaka ng isa. Nung nakita niya, nagluluto ako. Ini-inspect niya. So sabi ko, gusto magbaon? Hindi, wag na sa inyo na. Kunwari pa eh. Halata na mo gusto. So binigyan ko ng isa. So, ubos na to ngayong breakfast. Wala na matira sa merienda. Anyways, I didn't have a good sleep last night. I don't know. Well, there are times, mga nights like this, when I feel like I want to win, I want to stop breastfeeding na kasi hindi na siya, tawag dito. Diba sabi nila kasi is breastfeeding is a relationship. So, pag meron na isa sa inyo hindi masaya, dapat tama na. Grabe, hirap. Ang hirap kasi si Zach. Magdamag na lang siya nakakape. Magdamag na lang siya nakadede sa akin. Tapos pag hindi man lang ako makapag-iba ng posisyon, alam mo yun, ang sakit na ng likod ko. Hindi ko kaya yung matulog ng magdamag na naka-straight lang. Siyempre, kailangan kong sumideview, sideview. Hindi pwede kay Zach mag-sideview. Kasi konti, pag gumalaw ka, yan, nakatulog na siya, dumidede sa akin, di ba? Tatanggalin ko yung pagka-latch niya. Tapos, sa side view na ako, nagigising. Tapos, magagalit, iiyak. So, ipupush niya talaga ako. Ano yung pinupush niya talaga ako na mahiga ng tihaya? Kasi ganun yung, ayaw niya ng side-lying position. Hindi niya gusto yun. Gusto niya, nakatihaya ako. Tapos, siya yung sa akin, pupwesto sa akin. Tapos, dito siya sa braso ko naka-ulo. Habang dumidede siya, ganun yung pwesto namin. Kaya, hirap na ako. Hindi ako makatulog ng maayos. Parang nagpagising-gising ako mid-maya. Kasi gusto kong gumala, mag-iba ng posisyon. Kasi sakat na ng likod ko. Ayaw naman ng isa. Whew! Taas yun. Anyways, yeah, nakalagpas niya na pala, no? Kasi ngayon, he's already, to remember, 14 months. Kay Zeb, noon 13 months siya, nung na-win ko. Kasi that time, I was, magto 2 months pregnant ako kay Zach. And, diba, pag sa early pregnancy, sensitive yung boobs mo. Hindi ko kaya, sabi ko. Winin ko si Zeb. Kaso yun nga, pahirapan. Kawawa talaga. Talagang no talaga. Iyak talang to the max. Talaga hanggang sa namaos si Zeb. Kakaiyak. Pero wala akong choice nun. So yun. Sabi ko, dati, okay lang. Kasi dalawa lang kami sa kwarto. Nasa Pinas ako nun nung na-win ko siya. Dalawa lang kami sa kwarto. Walang ibang maistorbo na magigising. Ngayon na kami lahat nandyan, pag nag-iyak si Zach sa madaling araw, pag nino ko, syempre damay si Zeb, damay si Daddy, tas yung brother-in-law ko din, maririnig syempre. Kaya ang hirap din i-win. Ako, good luck, kailan to mawi-win. Anyway, tapos na ang aking pancake. We're gonna eat. Taray, may presentation pa ng ganyan. Nakakainis yung whipped cream. Ang bilis niyang mag-die down. Ba't ganyan? Anyways, ayan. Whipped cream with maple syrup not maple syrup. Hindi siya original. Kasi mahal ang nacho. Ang original maple flavored syrup. Actually, pangalawa na itong... Wait ah. Kung ano na to. Natry ko na to. Masarap. Sabi ko, okay to ah. Tapos, naubusan ako niyan, sa grocery, nakita ko to, sabi ko, mas mura ng konti lang, less than $1 lang minura. Or nasa $1, basta less than $1.50, ganun. Eto, pancake syrup. Yuck! Di masarap to, kadiri, as in, this belongs in the trash. As in, hindi naman siya expired, 2017 pa, pero totally different. Because nga, hindi naman siya yung maple syrup, maple flavored syrup, nakalagay lang sa kanya pancake syrup. So, definitely merong ibang lasa. Eto, masarap. Parang sa McDonald's. So, yeah. Kaya ito na, bumili ulit ako kagabi. Kasi nga alam ko magpa-pancake ako today. So, yeah. And I have my coffee na lumalamig na. Morning!
Ito na pala ang aming less clutter. Kasi it's not clutter free dahil marami pa rin pero super nabawasan na from here. And then nandito dati yung dalawang box, yung ganitong ito siya. Andito yung isa actually, there you go. Puro mga lumang damit ko yan na I'm still hoping magkakasya. Yung mga hindi mo pa ma-let go. Na baka magkasya pa siya! So, yan yung dating nandito nakaharang dahil diba sila Zeb. Pero, wala, ano na eh, useless na eh. Kasi bumababa din naman sila doon. So, minove ko na doon. Tapos yung isa dyan is yung lagay ng laruan. Eh, hindi ko pa siya nasa-sort out. Yan nandito sa kabilang kwarto. Iniisip ko pa kung lalagay ko pa ba dyan or di, wag na. Kasi, mas maganda wala ko lang laruan sa kwarto. Oh, less kalat. Yung may ilalim ng kama, halos wala ng laman. So, whoo! Wala, masaya yung isa yun. Anyway, so yun. Kaya, at kagabi, hindi pa natapos dun ha. Alas 12. Nag-ano pa ako, yes, I will get it, Zeb. Wait a minute. Alas 12. No, I will get it. Wait. As I was saying, kagabi, alas 12, nagsalang pa ako ng labada. Can you see that? That's a lot, guys. So, ayun. Natapos ako siguro mga alas 12. And then, eto pa, oh. Lahat ng Cobra Gamma kumot from yesterday. Hindi ko pa rin siya nagagawa. Tapos, kumukulimlim. Uulan, wala akong sasampayan. So, parang mauudlot siya. So, yeah. Ay, umuulan na pala. Ano ba yan? Hindi ko alam. Ulan na pala. Kala ko ulan pa lang. Anyway. So, yun. Tapos, diba, last night, diba, kahapon, I was talking about the running thing. Na gusto kong tumakbo-takbo na. Charot. Tapos, di kagabi, isa din sa yung pinagpuyat. Isa sa reason ng pagkapuyat ko is nanonood-nood ako ng mga videos para ma-inspire na sa yung running. Tapos, naalala ko, sa Facebook, may mga post-post yung mga 5-minute workout, churba-churba. So, sabi ko, why not? Yun muna itry ko, di ba? Para hindi mo na ako nabibigla sa gusto kong tumakbo ka agad. Sabi ko, gawin ko muna yung mga 5-minute workout. So, after that very sinful breakfast, ang aming pancake, I'm gonna do a 5-minute workout before I... Inisip ko pa, before I cook or while I'm cooking kasi parang busog ako eh. Although yun, so diba sabi ko, target area ko is itong tummy. And usually, kapag yung tummy, ang laging involved na exercise is nakahiga. Diba? Tapos yung mga parang sit-up. Ayoko nun kasi hindi mahina talaga ako. Hindi ko kaya buhatin yung sarili ko sa mga ganun. Tsaka ang sakit sa likod. Tapos wala naman akong, alam, bumili pa ako ng mga yoga mat na yan. Tapos, eto, perfect. Yung nakita kong exercise kahapon, ililink ko na lang below kasi limutan ko yung pangalan. Pero ang maganda siya kasi, well, yung video, hindi tao yung gumagawa. Para siyang computerized. Feeling ko parang naka-green screen yun. Tapos may... Parang tao talaga yung galaw, pero computerized lang siya. Tapos, ang maganda, yung video is 5 minutes 13 seconds. Kasi, sumobra lang ng konti. Kasi, syempre, may mga intro, may ending, ganyan. Pero, sasabayan ka talaga niya, tapos may timer siya talaga. Tapos, hindi katulad ng ibang workout na sabihin sa'yo, o gawin mo 10 na ganito. Example, ito maganda, makasabay mo siya talaga. Tapos, mayroong parang maliit na separate screen. Kung hindi mo kaya yung pinagagawa, merong variation, merong easier variation. So, baka dun ako dyan. Hindi, okay naman, carry naman yun. Tapos, parang pag 10 seconds na lang, meron na, mapapakita na yung, may preview na ano yung next na move. So, masasabayin mo talaga. So, yan. We're gonna do it today. Syempre, I'm not gonna film the whole 5 minutes kasi sayang naman. Sayang naman sa sa space, pero I'm gonna try. Eh, kailangan ko pala. Habi ko, kailangan bumili ng sports bra kasi wala akong sports bra, pero yeah, kailangan ko muna mag-bra. Okay, and maghugas muna ako ng mga pinaglutuan ko.
This is the video, guys, from Lumo Well 5-minute standing abs. Yan, standing for the abs. Plus stomach exercise to lose belly fats. Let's do this. Okay, let's do this habang busy yung dalawa doon. Pinasok ko yung puzzle para may pagkaabalahan yung dalawa. And goal ko din today is maubos ito. This is 1 liter of water. Uminom na ako konti. So let's try to finish it all. Kadiri din may buho ko. So yeah, let's do a before shot. Kala mo naman may after kagad. Pero for reference, hindi ko muna siya siguro isasama sa clip. Pero I'm gonna take a before shot. Tingnan natin kung ano magiging aking progress. But yeah, let's do this! If you cannot do it, try keeping your legs bent and touch your knees with your hands. If you cannot do it, try not to lift your leg and concentrate on your butt. Balance the abs so you don't have it first. Don't bend or curve your back. Keep the abdomen constantly tight to stabilize the spine and avoid injuries. Do you think it's useful? Subscribe to the channel to receive new videos. Masakit sa akin yung legs. Hindi yung abs. Ang sakit ng legs ko. Alam mo yung akala mo malapit na, pero yung 20 seconds, ang tagal. It feels like forever. Bilis ng tibong na puso ko, which is good. And inhale from the nose, exhale from the mouth. Wala pala akong warm up. Dumiretso agad ako. Tapos hindi ko alam bakit ang sakit ng legs ko. As in, actually kanina pa lang pagkagising ko, feel ko na masakit ng legs ko para ako nag-workout. Nang kahapon din mo lang nag-workout. Or wala naman akong ginawang something na na-stretch ako. Naglinis lang naman ako. Pero yeah. Whew, pawis. My gosh. Anyway, if na-motivate kayo, or na-inspire kayo, let me know. Sabayan natin. Sabayan nyo ako. Let's do this together. Yung kapatid ko, hey, I know you're watching. Let's do this! Yan ang gugulo. Okay. Mommy's cooking, okay? Come here. Kaya mas gusto ko magluto na nasa kwarto na lang sila eh. Mas tahimik sila doon kaysa kasama sa kusina eh. Gusto mo tabihat lang yan habang nagluluto ako. Come here. Kaysa mas matapos ako ng mabilis. Ay nako, Zach Gabriel, enough ha. Second round. Yes, na-addict. Charot. I feel like I just had to do it again. Kasi sabi naman doon sa exercise, for it to be more effective, do it multiple times. If I remember, hindi ko maalala kung multiple or parang sabi siya na exact number of times. But yeah. Kanina, sarap mag-exercise kasi alamig ng hangin, umuulan. Ngayon sinarado kasi mababasa yung floor. Kaya init na. Pero okay lang din kasi para talagang pawisan. Grabe. Kaya ito, first day, 2 times. Parang bala ko pa nga ulit mamaya eh. Charan! Parang kasi, pag nag-start ka na, no, parang ma-addict ka eh. Na, kaya pala, madali lang pala. Sakit lang talaga yung ano ba to? Hindi hamstring eh. Yung hamstring, di ba ito? O hindi to sa ilalim.
nasa ilalim masakit. Di ko alam kung bakit. But yeah. Tsaka yung proper breathing. Ang hirap, ano yun? Ang hirap sabayan. Or parang ang hirap lagyan ng rhythm na isabay mo yung galaw mo dun sa breathing na inhale, exhale sa mouth. But yeah, I did it. 11:30 pa lang. Ah, kakaluto lang pala ng kanin. So, pakainin ko na. Ito, gulay. Ginisang gulay pala ulam namin, repolyo. Pero nakalimutan ko bumili ng kamatis. So, hindi siya totally ginisa. Kasi ginisa, di ba? May kamatis. If I'm not mistaken. But yeah. Eating. Pagkakain ng maraming rice. Sharon. Ay, ino pa pala ako ng water. Perfect. Feeling ko kaya ko ubusin siya today. Kasi, dami ko na nabawas eh. Magkakalahati na yata to. So, hindi po. Almost. Well, almost there. But I feel like maubos ko to today. Hi, guys. Push na to. Push na to. Feel ko na today. Kasi yung suklay ko. Anyways, so yun na nga. Kumain ako. Konti lang. Yes! Sabi ko, babawasan ko na yung rice. Although, kasi nga nagbe-breastfeed ako. Hindi ko pa sure. We'll see. So, konti na yung rice, more on veggies, tapos, naisip ko nga, since I am the one cooking, so I am in control of our family's diet. So, healthy yan ko na yung pagluluto ko. Diba ka, puro simula ka lang eh, no? Daldal ka ng daldal dyan. Ayoko muna i-promise, pero I'm gonna try my best. So, yun nga, sabi ko. I'm gonna try to cook healthier food and then, yeah. Tapos, more water. Maubos na yung tubig. Maubos na yung tubig ko eh. Fairness. I like my highlight. This is a MAC. Soft and gentle. Tapos, yeah. Nag-makeup. Naligo ako kasi nga pinagpawisan ako, diba, sa pag-workout. Workout. Sabi ko, tinext ko si Daddy. Sabi ko, Daddy, nag-workout na ako. Pag-uwi mo, sexy na ako. Tapos, pera ko. Pero sa February ka na umuwi. Kung uuwi ngayon, tayo mo muna. But, syempre, joke lang. Anyways, it's nap time. 1:45 na. So, tara na, tulog na tayo with this face. Ano pala to? Ano lang to? What you call this? Yung Eye White Babyholic. Mas gusto ko pa talaga to kaysa dun sa ano eh. Sa, what you call that? Hini-review ko, Miniso. Tapos, sa concealer ako, parang hindi halata. Tapos, nag-baking ako. Feeling ko yung pag-bake made a huge difference. Kasi parang, yung ano itself, yung Babyholic itself, parang hindi ganun ka, ano yung coverage niya. Pero pag pinatuwang ko na siya ng powder, ayan na, nagiging parang, boom, perfect, pa. So, yeah. Tapos, nag-mascara lang ako. Blush, highlight, lipstick, all that jazz. So anyways, let's sleep. Sleep yung beauty. Charot! Good afternoon, guys. Ay, ang bilis naman ng oras. 4:50 na pala. Nagising kami ni Zach. 4 o'clock eh. Si Zeb ngayon lang. Kahit na ang ingay namin ni Zach, or hindi man maingay, malikot. Kahit ang likot ni Zach, nasisipa-sipa niya na si Zeb. Hindi nagigising si Zeb kanina. Anyways, hugasan ko muna tong real techniques ko bago ako tamarina naman sa paghugas. Oh, di ba? Perfecto after mag-workout. Ay, nako, ginawa ko na kasi, di ba? Ang tagal na tong request ni Daddy, ang tagal na ng cake to sa ref. Although 2017 pa naman pala expiration, so. Carry bells, pero ang hirap maglagay ng cheese sa gilid. Struggle is real. So, bayaan mo na yan. Ilagay natin sa ref. Why? Do you want to vlog? What do you say? Please, mommy. A kiss, mommy. Hey, guys! So, pinapakain ko na sila. Kanina, nagmerienda kami. Sobrang late na. After ko nung sa yema cake, diba yung yema cake, may dalawang egg yolk. So, yung egg white, inano ko, pinrito ko. Without oil. Yes! Maga na! Healing. Hey! Ano to? Sila. Kasi ang natirang itlog na talaga, yung buo, isang na lang. So, sa kanila yung in-scramble ko, lagyan ko ng cheese, tas sa akin egg white, tas bread, tas nagmumore pa sila bitin.
So, sabi ko pa kayo, hindi ko na ng dinner. So, ngayon, kumakain na sila at nanggugulo sila doon. Ayun, o. Oh. Zach Gabriel! Ano, kumakain sila ng kanin na. Tsaka, ginisang repolyo. And before I forget nga pala mag-shoutout ako kay Sis Marginized Vlogs. Kasi kahapon, late ko na nabasa yung ano niya eh. Yung kanyang comment. Kaya ngayon ako mag-shoutout. And ngayon, kakabasa ko lang si Sis Jaja from Davao. Hello! Thanks for watching! You scared? Oh no! How do you say oh no? Oh no! Umi goggles! What's your umi goggles? Hey! Is there a panda there? No. No. It's not there. There's a little panda. That on camera. Okay, sabi ni Daddy. Hey. Sabi ni Daddy, magda-diet na rin daw siya. Mag-after 6 daw siya. So, sabi ko, yung ano na pala, nabubura na yung kilay ko. Yung lulutuin ko na lang pala is talagang para sa amin na lang nila Zeb and Zach. Tapos hindi na ako mag-iisip ng ulam na parang ano yung ulam na magustuhan ni Daddy ngayon, ganyan-ganyan. Wala na akong ganun. So, ano ba ang namili ng ulam? Hindi naman ako, hindi ko sinasabi namili, pero ako, siyempre, iniisip ko yung magugustuhan mong ulam. So, Daddy, bukas ano na ba yan? Hindi na, bukas na ba yan? Start after 6. Pag-usipan ko pa. Sabay-bawi. Sabay na mag-grocery ba? Kung ngayon ang ano? Pang maramihan or what? Pang maramihan. Mag-abag na lang ako. Masus, hindi na. Ito na. Dahil mo na lang yan. Ako mag-fruits nga ako. Oh, kanina pa ako temp na temp sa yema cake. Pero I'm not saying na hindi ako kaya ng yema cake. I will eat it. Pero mag-fruits muna kami nila, Zeb. And in Zach. Mamaya na yung yema cake. Siyempre, pinaghirapan ko yan. Hindi ako makakain. Yes. Grocery time na, guys. Nagbabakbak na yung lipstick ko. Ayan. May medala ako. Hindi ko alam kung eco bag ba to. Basta, ano to eh. From Bershka. Nagtatrabaho pa ako nito. Nahalungkot ko to na naglinis ang kwarto. Sabi ko, perfect for grocery. Let's go. Okay, guys. I'm home. Aga pa nga. 8:40. And konti lang naman binili ko sa grocery. Nagtagal lang ako ng kakatingin na kakatingin kung ano pang pwedeng bilhin. Anyways, kanina magka-message kasi kami ng mga kapatid ko. Tapos nag-send yung ate ko ng picture ng ano yung ulam nila. Which is, ang tagal ko nang ginakakain. Ang palaya na merong atay ng manok tapos niluto sa oyster sauce. Ewan ko kung alam niyo yung recipe. Hindi ko alam yung tawag doon. Tapos ang tagal ko nang ginakakain noon kasi nga hindi ako makaluto dahil si Daddy ay hindi kumakain ang palaya. Sabi ko, perfect timing. Sabi niya daw, mag-diet na siya. Sabi ko, sige, nalulutuin ko. Kaso, wala na ang atay. Wala na ako naabutan. At tinatamad naman ako na bukas ng umaga, babangon pa ako ng maaga para lang bumili ng atay. So, change plans. Bukas na lang siguro, sana may maabutan pa ako. Sabi ko, gulay gusto ko. So, talong. Magtotortang talong ako. Ang dami, oh. Hindi ko pa alam kung nilulutuin ko. Pero, kasi sa lunch, diba? Sa'yo mo ng isang buo kala 7 sa isa sa akin. Tapos, for dinner, kulang. So, kailangan talaga 2 packs. Tapos, naubos na yung fruits namin. Wala na kami yung fruits kanina kasi kinain namin, diba? And, gusto ko sana ng gold kiwi kaso wala na naman ako naabutan. So, I opted for bananas. And then, yeah, problema ko rin minsan yung merienda sa hapon. Usually naman merienda sa hapon. Ano. So, I bought oven breads. Ano to? Potato wedges in olive oil, parmesan, and roasted garlic. Nakabili na kami nito dati and it's yummy. And then, itlog. Kasi naubos ko na itlog kanina sa Yema. So, yeah, that's my grocery. $10. Naihi na ako. So, wait. Okay, guys. I'm gonna call it a night. Supposedly, papa good night ko sila daddy kaso naka-lights off na pala sa kwarto. And ayoko na siyang ipa-on pa para dahil mag-mamakto si Zeb pag in-off ulit. Anyways,
Yeah, ang oily ko na. I can see it. Yeah, can you see the oiliness going on? But anyways, thanks for watching, guys. I hope you join me on this journey. Journey na lalamang bukas yan. Ayoko na, guys. Pero actually, kanina, gusto kong tumakbo. Sabi ko, kasi nung nag-grocery ako, kasi ang lamig ng hangin. Dahil nga, di ba, nag-uulan maghapon. Sabi ko, ang sarap. Kasi parang hindi ka ganun mainitan sa pagtakbo. Pero I doubt it. But yeah, we'll see. Anyways, we'll see you tomorrow, guys. Thanks for watching. Ang haba na yata ng vlog ko today. But yeah, good night!